Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 346, Dragon Tiger Gate. Emph, isang inner circle power lang ang nang-ahas na hawakan ng matayog na rehiyon sa kalangitan. Talagang sobrang pagpapahalaga sa sarili nila. E ano naman kung mayaman sila? Sa Toirin Sky Region, lakas ang mahalaga, hindi kayamanan. Hanggat malakas ka, walang hindi mo makukuha. Sa pagkakataong ito, tuturuan natin ang Azura Palace ng isang maliit na leksyon. Ipaalam sa kanila na ang Toirin Sky Region ay hindi isang lugar kung saan kahit sino lang ang pwedeng pumunta. Sa sandaling ito, malakas na sinabi ng isang matipunong lalaki na may makapal na kilay at malalaking mata na nakatayo sa tabi ng Master of the Evil Wind Pavilion habang mumunguya ang isang malaking piraso ng binti ng tupa. Ang lalaking ito ay ang sect master ng Sect of Dragon at Tiger, si Long Wu, isang mataas na antas na War Emperor. Siya ang sinumpa ang kapatid ng Pavilion Master ng Evil Wind Pavilion. Gayunpaman, handa siyang tulungan ng Evil Wind Pavilion dahil sa tuwing tutulungan siya ng Pavilion Master ng Evil Wind Pavilion, bibigyan niya siya ng mga benepisyo. Bagamat simple lang ang itsura niya, isa siyang tuso at walang awa na tao, alam ito ng Master of the Evil Wind Pavilion at ng kanyang mga subordinate. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang karamihan ay hindi nagpabaya sa kanya, at lahat sila ay ngumiti sa paghanga. Gusto mong turuan ng leksyon ng Azura Palace. Wala kang lakas para gawin iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang dagandong na nakakabasag ng lupa ang biglang tumunog mula sa labas. Nang umalangaw-ngaw ang boses na ito, maging ang pangunahing bulwagan ay nagsimulang manginig. Ang bigla ang pagbabago ay naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Bang! Nang mabigla ang lahat sa biglang dagandong, biglang bumukas ang mahigpit na saradong pinto ng pangunahing bulwagan, at isang figure ang lumitaw sa linya ng paningin ng lahat. Dahil gabi na, ang liwanag ng buwan ay natatakpan ng madilim na ulap, at madilim na sa labas. Nakatayo ang figure sa labas ng main hall. Sa sandaling ito, walang makakakita sa kanyang mukha, at masasabi lamang nila na ito ay isang lalaki mula sa kanyang anyo. Isa pa, ang lalaking ito ay may hawak na malaking espada sa kanyang kamay. Ang espada ay napapaligiran ng mahinang itim na gas, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng nakakatakot na layuning pumatay. Sa sandaling ito, naglalakad siya papunta sa main hall. Sa ilalim ng gulat at takot na mga tingin ng lahat, ang lalaking ito ay dahan-dahang pumasok sa main hall. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumitaw ang kanyang mukha sa harap ng mga mata ng lahat. Ang lalaking ito ay si Xingju. Sa sandaling ito, ang mga damit ni Xingju ay natatakpan ng maitim na sandata ng kaluluwa, at hawak niya sa kanyang kamay ang kahanga-hanga at nangingibabaw na Blade of Azura. Walang emosyon ang kanyang gwapong mukha, at puno ito ng lamig. Klang! Biglang pinaikot ni Xingju ang kanyang palso at ang Blades of Azura sa kanyang kamay ay walang awa na tumusok sa landmark ng main hall. Ang malakas na puwersa ay madaling tumagos sa nakaukit na malalim na palatandaan ng bato at lumikha ng isang bilog ng malalalim na bitek. Ikaw, sino ka? Sa pagtingin kay Xingju, na nakatayo sa gitna ng bulwagan, maingat na nagtanong ang master ng Yin Wind Pavilion. Sa sandaling ito, kahit siya ay nakakaramdam ng isang lubhang mapanganib na aura na nagmumula sa Xingju na ito. Higit pa rito, mula sa mga salita ni Xingju ngayon, alam niya na ang lalaking ito sa kanyang harapan ay tiyak na may malapit na relasyon sa Azura Palace. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Ako ang may gusto sa buhay mo. Buzz! Biglang gumawa ng grabang motion ang kaliwang kamay ni Xingju sa direksyon ng Pavilion Master ng Yin Wind Pavilion. Ang espasyo na tinitirhan ng Yin Wind Pavilion ay nagsimulang gumuho kaagad. Ang baluktot na espasyo ay nagdala ng isang malupit na puwersa habang pinindot nito ang Pavilion Master ng Yin Wind Pavilion. Bang! Nang mag-react ang mga tao sa eksena, nakarinig lang sila ng muffled sound. Ang Pavilion Master ng Yin Wind Pavilion ay naging isang tumpok ng pinong pulbos at nawala kasama ng presyon ng umaagos na espasyo. Para siyang biglang sumanggaw sa mundo. Sa pagtingin sa Yin Wind Pavilion Master na nawala na, ang mga tao sa ibaba ay lubos na nataranta. Puno ng takot ang kanilang mga mukha, at maging ang kanilang mga katawan ay hindi maiwasang manginig ng husto. Sa mga taong nasa eksena, ang pinakamahina ay isang mababang grade war emperor, at karamihan sa kanila ay mga mid-grade war emperors. Malinaw nilang naramdaman na ang Yin Wind Pavilion Master ay hindi lang nawala, ngunit patay na, ganap na patay. Isa pa, ang pumatay sa kanya ay hindi iba, kundi itong binatang kaharap nila. Nagawa niyang pumatay ng isang mid-grade war emperor sa isang strike. Ang ganitong uri ng lakas ay nakakatakot sa sukdulan. Napatunayan na nito ang lakas ni Xingju. Ang gayong batang high-grade war emperor ay natural na nagparamdam sa lahat ng takot. Little brother, pwede ko bang malaman kung sino ka? Sa tingin ko, may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin, tama ba? Nang makitang napatay ang kanyang sinumpa ang kapatid, ang sect master ng Dragon Tiger Sect, si Long Wu, ay hindi nagpakita ng kahit kititing na galit. Sa halip, tinanong niya si Xingju na may ngiti sa kanyang mukha. Masyadong magalang ang kanyang ugali, dahil kahit siya ay hindi kumpiyansa na kaya niyang talunin si Xingju. Higit sa lahat, wala masyadong high-grade war emperors na kasing bata ni Xingju sa buong Toirin Sky Domain, at ang mga nakaabot sa level ng high-grade war emperors ay pawang mga young masters ng pinakamataas na kapangyarihan sa Toirin Sky Domain.
Bawat isa sa kanila ay isang pag-iral na hindi niya nang ahas na pukawin, at dahil sa lakas ni Xingju, naisip niya ang ilang taong iyon. Xingju. Sa sandaling ito, ang walang malay na si Ying Emperor ay biglang nagising, at nang imulat niya ang kanyang mabibigat na mata, nakilala niya si Xingju sa unang tingin. Ano? Xingju. Siya ang master ng palasyo ng Azure Palace, Xingju. Matapos marinig ang mga salita ng Ying Emperor, ang karamihan ay nagulat. Sunod-sunod na bulalas ng pagkagulat ang narinig, at ang takot sa kanilang mga puso ay kumalat sa kanilang buong katawan. Wala man lang silang lakas na manginig, at wala silang lakas na umupo sa lupa. Alam nila ang kaunti tungkol sa Azure Palace, isang bagong kapangyarihan na kamakailan lamang ay sumikat sa Inner Circle. Alam din nila na ang master ng palasyo ng Azure Palace ay isang maliit na brat na nagngangalang Xingju. Gayunpaman, narinig nila na si Xingju ay isa lamang mababang antas ng War Emperor, at ang nasa likod niya ay isang matandang lalaki. Sa makatuwid, hindi nila iniugnay ang Xingju na ito sa master ng palasyo ng Azure Palace. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na nila ang ibig sabihin ni Xingju nang sabihin niya. Gusto mong turuan ng leksyon ng Azure Palace. Wala kang lakas para gawin iyon. Noong una, inakala nila na narito lamang si Xingju para menindagan para sa Azure Palace dahil sa kanyang relasyon sa Azure Palace. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto nila na sila ay ganap na mali. Sa paghusga sa mga pamamaraan ni Xingju ngayon, naramdaman nila na isang malaking kalamidad ang sasapit sa kanila. Sa sandaling ito ng panganib, ibinawling ng lahat ang kanilang mga tingin sa sectmaster ng Dragon at Tiger, na nakaupo sa yulunan ng mesa. Siya lang ang pag-asa nila. Siya lang ang may kapangyarihang lumaban kay Xingju. Swoosh! Sa sandaling ito, ang sect leader ng Sect of Dragon at Tiger ay biglang umindayog sa kanyang katawan, pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag at tumakbo palayo. Ang direksyon na kanyang tinatahak ay hindi si Xingju, kundi ang Ying Emperor na nasa hindi kalayuan. Sa katunayan, hindi niya planong labanan si Xingju ng direkta. Gusto niyang gamitin ang Ying Emperor para banta si Xingju na umatras. Hanggat maaari siyang umatras ng hindi nasaktan, maaari niyang kontaken ang ilan sa kanyang mga kaalyado at bumalik upang ayusin ang score kay Xingju. Emph, nililigawan si kamatayan. Bang! Kaharap ang sect leader ng Sect of Dragon at Tiger na gustong magbanta sa kanya, si Xingju ay nagpakawalan ng malamig na siting. Hinawakan niya ang Blade of Azura na nakasaksak sa lupa gamit ang isang kamay, pagkatapos ay humakbang pasulong at naglahong parang multo. Hahaha, little brat, tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Isang high-grade war emperor ay napakabilis. Sa isang kisap mata, ang sect leader ng Sect of Dragon at Tiger ay dumating sa harap ng Ying Emperor. Ang kanyang makapangyarihang palad ay nakatutok kay Ying Emperor. Uchi! Gayunpaman, nang malapit na siyang magtagumpay, ang sect leader ng Sect of Dragon at Tiger ay biglang naramdaman na nanlabo ang kanyang paningin. Pagkatapos, isang pigurang nakaitim na robo ang lumitaw sa kanyang harapan na parang multo. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pag-aapoy sa kanyang dibdib. Nang tumingin siya sa kanyang dibdib, laking gulat niya nang makitang ang Blade of Azura sa kamay ni Xingju ay tumagos na sa kanyang dibdib. Napakaraming dugo ang umaagos mula sa kanyang dibdib. Ikaw! Paano? Paano? Napakabilis! Ang sect leader ng Sect of Dragon at Tiger ay muling tumingin kay Xingju. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng ayaw dahil ang pag-atake ni Xingju ay tumama sa kanyang mga vitals. Ang kanyang Sea of Chi at Soul Origin ay ganap na nawasak. Sa sandaling ito, hindi lamang siya nawala ng lahat ng kanyang lakas, ngunit ang kanyang buhay ay nasa panganib din. Ang ayaw niyang tanggapin ay ang Heroic Emperor ay napakalapit sa kanya, habang ang distansya sa pagitan ng Xing Execution at Heroic Emperor ay ilang beses kaysa sa kanya. Kahit na sa ganoong distansya, naabot siya ng Xing Execution sa isang iglap. Ito ay isang bagay na hindi niya maisip. Dahil, masyado kang mahina, Uchi, biglang ibinaba ni Xingju ang kanyang kanang braso. Ang Blade of Azura sa kanyang kamay ay naging isang bahid ng liwanag na pumutok sa sect leader ng Sect of Dragon at katawan ni Tiger. Plop! Sa sandaling ito, ang sect leader ng Sect of Dragon at ang katawan ni Tiger ay umindayog ng ilang beses bago bumagsak sa isang pool ng dugo. Bukod dito, wala nang anumang palatandaan ng buhay. Siya ay naging isang bangkay. Buzz! King Emperor, nagdusa ka! Matapos patayin ang sect leader ng Sect of Dragon at Tiger sa isang iglap, si Xingju ay nagmamadaling tumalikod at tinanggal ang hangganan na nakatali sa Ying Emperor. Isa pa, bumungad sa mukha niya ang pag-aalala. Xingju, ikaw, ang lakas mo. Nakatayo sa likod ni Xingju, ang Ying Emperor na nakasaksi sa pagpatay ni Xingju sa sect leader ng Sect of Dragon at Tiger gamit ang sarili niyang mga mata ay napuno ng pagtataka. Ang sect leader ng Sect of Dragon at Tiger ay isang advanced war emperor. Nangangahulugan ang katotohanang napakadaling mapatay ni Xingju na naabot na ni Xingju ang Advanced War Emperor Realm. Si Xingju, nakakapasok lang sa Intermediate War Emperor Realm ilang araw na ang nakalipas, ay naging Advanced War Emperor na ngayon. Ang ganitong bilis ng paglaki ay hindi maisip ng Emperor ni Ying, at mahirap para sa kanya natanggapin ito. Buzz! Hehe, Little Ying, ang ating Xingju ay isa na ngayong Advanced War Emperor.
hindi na siya ang maliit na brat na nangangailangan ng ating proteksyon. Isa na siyang eksperto na maaaring magprotekta sa atin. Biglang umikot ang espasyo sa paligid ng Ying Emperor at lumitaw ang ilang figure sa paligid niya. Sila ang hukbo ng Azura Palace. Nang ihayag nila ang kanilang mga sarili, lumapit si Shaolong sa tabi ng Ying Emperor at nakangiting sinabi. Diyos ng digmaan, Azura. Chapter 347, dahil masyado kang mahina. Anak, ang bilis ng paglaki mo talagang namumul sa hiya. Matapos marinig ang mga salita ni Shaolong, sa wakas ay naniwala ang Ying Emperor. Pagkatapos, tuwang-tuwa siyang tumingin kay Xingju. Puno ng hindi maitagong saya ang kanyang mukha. Ang Ying Emperor ay isang taong nagmamahal sa kalayaan. Kung hindi, hindi sana siya nanatili sa Boundless Ocean at nagtanim ng mag-isa sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, para matulungan si Xingju, hindi siya nagdalawang isip na pumunta sa Toirang Sky Region para protektahan si Xingju. Sa panahong ito, nakaranas sila ng ilang magagandang labanan. Sa ngayon, ang maliit na brat na ito mula noon ay sa wakas ay naging isang eksperto na higit pa sa kanya at hindi na kailangan ng kanilang proteksyon. Higit pa rito, ang kanyang rate ng paglago ay mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Bilang tugon sa papuri ng Ying Emperor, tumingin sa kanya si Xingju at ngumiti. Iniukit ni Xingju ang kanilang kabaitan sa kanyang puso. At dahil sa malalim na relasyong ito kaya pinatay ni Xingju ang Sectmaster at Sectmaster ng Dragon at Tiger nang hindi sila binigyan ng pagkakataong gumanti. Ang isang dragon ay may reverse scale, at ang mga humipong dito ay dapat patayin. At ang reverse scale ni Xingju ay ang mga taong ito na laging nasa tabi niya, naghihikayat at tumutulong sa kanya. Sa makatuwid, kahit na sino ang nangahas na hawakan sila, hindi magpapakita ng anumang awa si Xingju. Ikaw, gusto mo bang mabuhay, o gusto mong mamatay? Bigla, dahan-dahang ibinaling ni Xingju ang kanyang ulo at tumingin sa Sect of Dragon at Tiger at Sect of Evil Wind Pavilions War Emperors na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Nang makita nila ang tingin ni Xingju, agad silang nanigas, na parabang nahulog sila sa lambak ng kamatayan. Wala man lang silang lakas na magsalita. Gusto mong mabuhay, mula ngayon, sumali sa Azura Palace at ipagkakaw mo ang iyong katapatan sa amin. At ako, si Xingju, ay natural na hindi ka aapihin. Kung gusto mong mamatay, maaari mong tanggihan ang aking kabaitan. Gayunpaman, hindi kung saan man tumakas ang mga miyembro ng Sect of Dragon at Wind Pavilion, ako, si Xingju, ay hahanapin sila at papatayin sila gamit ang sarili kong mga kamay. Sa sandaling ito, idinagdag ni Xingju sa isang mabangis na tono. Handa kaming sumunod sa Palace Master at ipanggako ang aming katapatan sa Azura Palace. Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng Sinister Wind Pavilion at Sect of Dragon at Tiger ay lumuhod sa lupa ng walang pag-aalinlangan at sabay-sabay na sumagot. Ang kanilang mga panunumpa ay parang pigeon na kulog na umalangaw sa buong bulwagan. Wala sa mga taong maaaring magsaka sa antas ng War Emperor ay karaniwan. Karamihan sa kanila ay piniling sumali sa Evil Wind Pavilion at sa Dragon Tiger Sect dahil gusto nilang humanap ng backer para hindi sila mabuli ng iba. Para sa kanila, kung makakahanap sila ng mas mahusay na tagapagtaguyod, hindi sila magdadalawang isip na sumali sa kanila. Tungkol sa lakas na ipinakita ni Xingju sa kanila, malinaw na sinabi nito sa kanila kung sapat ba ang Azura Palace o hindi. Lampas na sa kanilang inaasahan na ililigtas ni Xingju ang kanilang buhay ngayon, at ngayon, handa pa siyang tanggapin sila sa Azura Palace. Natural, hindi nila tatanggihan ang kanyang alok. Pagkatapos noon, personal na kinuha ni Xingju ang Sinister Wind Pavilion at ang Sect of Dragon and Tiger. Maging ito ay kanilang mga ari-arian, teritoryo, o miyembro, lahat sila ay kinuha ni Xingju. Ang malupit na paraan ni Xingju ay naging isa sa pinakamainit na paksa sa rehiyon ng matayog na langit. Parehong ang Azura Palace at Xingju ay naging mga buhay na hindi alam ng lahat sa rehiyon ng matayog na langit. Xingju, sinasabing ang Sectmaster ng Sect of Dragon at Tiger ay may tatlong kaalyado sa Toirang Sky Region. Dalawa sa kanila ay may ilang impluensya sa Toirang Sky Region, at ang kanilang mga pinuno ay pawang mga high-grade war emperors. Higit pa rito, pagkatapos malaman na nakuha mo na ang lahat ng teritoryo ng Sect of Dragon at Tiger, nagpaplano silang magpadala ng punitive expedition laban sa iyo. Ang ating Azura Palace ay kakapasok lang sa gitna ng Toirang Sky Region, at nakontrol natin ang tatlong lungsod ng sabay-sabay. Kung talagang magpapadala sila ng malaking hukbo para salakayin tayo, natatakot ako na hindi tayo makakapagtanggol laban sa kanila. Sa makatuwid, dapat tayong maghanda ng maaga. Sa sandaling ito, sa pangunahing palasyo ng sinaunang lungsod, magkasamang nakaupo sina Xingju, Shaolong, at ang Thunder Leopard King. Sinabi ng Thunder Leopard King kay Xingju na may maingat na ekspresyon. Huwag kang mag-alala, natatakot ako na hindi sila maglalakas loob na lumapit. Kapag naglakas loob sila na pumunta dito, sisiguraduhin ko na hindi na sila makakabalik. Walang pakialam na sabi ni Xingju habang hinihigo pang mabangong tsaa sa kanyang kamay. Walang bakas ng takot sa mukha niya. Sa halip, napuno ito ng pag-asa. Kehe, ang yabang mo talaga, hindi kita gusto. Sa sandaling ito, tumawa si Shaolong at pinuri si Xingju. Si Shaolong ay isang demonyong hayop na may ligaw at ligaw na disposisyon. Dahil sa kanyang pagkatao, hindi niya gusto ang mga taong hindi mapag-aalinlanganan at mahihiyain.
Ang dahilan kung bakit niya nagustuhan si Xingju ay dahil si Xingju ay naglakas loob na mag-isip at kumilos. Ipagwawalang bahala niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan, ngunit siya ay walang awa at walang awa sa kanyang mga kaaway. Xiaolong, ngayong naabot ko na ang mataas na antas ng War Emperor Realm, maaari mo bang sabihin sa akin ang paraan para mabawi ang iyong lakas? Biglang tumingin si Xingju kay Xiaolong na may tame time na ekspresyon. Bukod dito, may malabong ngiti sa kanyang mukha. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, pabayaan ang Thunder Leopard King, maging si Xiaolong ay nagulat. Gayunpaman, isang bakas ng kasiyahan ang lumitaw sa mukha ni Xiaolong. Noong una silang pumasok sa Toirang Sky Domain, maraming beses nang nagtanong si Xingju tungkol sa paraan para matulungan si Xiaolong na mabawi ang lakas nito. Gayunpaman, sa oras na iyon, natakot si Xiaolong na ang usapin nito ay maging pabigat kay Xingju, kaya hindi ito handang sabihin kay Xingju. Nang maglaon, para mapigilan si Xingju na magtanong tungkol dito, sinabi pa nito kay Xingju na tanungin lamang ito pagkatapos niyang marating ang Advanced War Emperor Realm. Kung hindi, hindi nito sasabihin kay Xingju. Ngayong naabot na ni Xingju ang mataas na antas ng War Emperor Realm, binanggit niya ang paraan upang matulungan si Xiaolong na mabawi ang lakas nito. Mula dito, makikita na si Xingju ay palaging nag-aalala tungkol sa pagbawi nito. Paanong hindi mahawakan si Xiaolong? Noon, ikaw ang nagsabi sa akin na sasabihin mo sa akin kapag naabot ko na ang Advanced War Emperor Realm. Ngayong natupad ko na ang iyong kahilingan, huwag mo nang isipin ang pagbabalik sa iyong mga salita. Hinimok ni Xingju si Xiaolong na may seryosong mukha. Hehe, bata ka, si Xiaolong, na palaging madaldal, ay nakaramdam ng kaunting kawalan sa panawagan ni Xingju. Dati, ginamit lang niya ang Advanced War Emperor bilang dahilan para pigilan si Xingju. Hindi ibig sabihin na magkakaroon ng kakayahan si Xingju na tulungan siyang mabawi ang kanyang lakas pagkatapos maabot ang mataas na antas ng War Emperor Realm. Sa madaling salita, ang kasalukuyang Xingju ay hindi nakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang lakas. Gayunpaman, sa ilalim ng paghihimok ni Xingju, hindi alam ni Xiaolong kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, ang pagbabalik sa kanyang mga salita ay hindi ang kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay. Tama, Lord Lian Tian, sabihin mo lang. Sa sandaling ito, hinikayat ng Thunder Leopard King na nasa gilid si Xiaolong na may kakaibang mukha. Ang Thunder Leopard King ay isang napakabihirang species kahit na sa mga mahiwagang hayop. Gayunpaman, nakakaramdam pa rin ito ng hindi maipaliwanag na presyon mula sa katawan ni Xiaolong. Ipinalam nito na si Xiaolong ay hindi isang ordinaryong mahiwagang hayop. Lalo na pagkatapos na makisama sa lahat, alam nitong si Xiaolong ang unang Deputy Pavilion Master ng Yufeng Pavilion at nabuhay ng 1,000 taon. Kaya naman, lalo itong naging curious tungkol kay Xiaolong tunay na pagkakakilanlan. Sai, sige, sasabihin ko sa iyo ang lahat ngayon. Gayunpaman, dapat tandaan ninyong lahat na ang kailangan lang ninyong gawin ay ibaon ang aking mga salita sa inyong mga puso. Huwag kayong gumawa ng anumang aksyon dahil hindi pa ngayon ang oras. Sa wakas ay naging seryoso si Xiaolong sa ilalim ng panggigipit ni Xingju at nang nag-aalalang tingin ng Bolt Leopard King. Nang makita ito, mariing tumanggo si Xingju at ang Thunder Leopard King ng kanilang mga ulo upang ipahayag ang kanilang pagsang-ayon. Junior Leopard, bilang isang mahiwagang hayop na minsang gumala sa matayog na rehiyon ng langit, narinig mo na ba ang Sacred Beast Pearl? Matapos magkasundo ang dalawa, hindi na nagsalita si Xiaolong tungkol sa problema ng pagbawi ng kanyang lakas. Sa halip, tinanong niya ang Thunder Leopard King. Siyempre alam ko, sinasabi na ang Sacred Beast Pearl ay isang lubhang mahiwagang perlas. Ito ay kapakipakinabang lalo na para sa mga mahiwagang hayop. Ayon sa alamat, hanggat mayroong isang mahiwagang hayop, maaari nitong kainin ang sagradong hayop na perlas. Kahit ang isang mahiwagang hayop na may katamtamang kakayahan at isang mababang uri ng bloodline ay maaaring maging lubhang makapangyarihan sa isang iglap. Hindi lamang ang bloodline nito ay mag-evolve mula sa mababang antas patungo sa superior, ngunit ang katawan nito ay magkakaroon din ng King of Beasts aura na higit sa 10. Ng libu-libong mahiwagang hayop, ang King of Beasts energy ay isang bagay na kinatatakutan ng lahat ng mahiwagang hayop. Ito ay may kapangyarihang magpasya sa buhay at kamatayan ng 10,000 mahiwagang hayop. Sa pagkakaalam ko, tanging ang City Lord of the Beast City lang ang nagtataglay ng King of Beasts energy. Sa makatuwid, kilala rin siya bilang King of Beasts. Ang Thunder Leopard King ay nagsalaysay na may nabighani na ekspresyon. Lalo na nang banggitin niya ang King of Beasts energy, mas lumakas ang pagkahumaling sa kanyang mukha. Halatang isa itong malaking tukso sa kanya. Ang hari ng enerhiya ng hayop. Matapos marinig ang mga salita ng Thunder Leopard King, si Xingju ay natigilan dahil bigla niyang naisip ang spiritual beast na nagtataglay din ng King of Beasts energy. Xiaobai. Noon, pagkatapos makuha ang King of Beasts energy, sinadyang sabihin ni Xiaobai kay Xingju na itago ito. Sa makatuwid, hanggang ngayon, walang nakakaalam na taglay nito ang hari ng enerhiya ng hayop. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ng Thunder Leopard King, natanto ni Xingju kung gaano kahangahangang ang kina ng hari ng enerhiya ng hayop. Ito ay simpleng banta ng 10,000 mga mahiwagang hayop. Hindi nakakagulat na kinailangan itong itago ni Xiaobai.
Dahil kahit nataglay nito ang King of Beasts energy, kung alam ng mga mahiwagang hayop na mas malakas kaysa kay Xiaobai na taglay ni Xiaobai ang King of Beasts energy na maaaring magbanta sa kanila, hindi maiiwasang papatayin nila si Xiaobai para sa kanilang kaligtasan. Hindi masama ang iyong kaalaman. Gayunpaman, alam mo ba ang pinagmulan ng Sacred Beast Pearl? Xiaolong tumanggong siya bilang kasiyahan at nagpatuloy sa pagtatanong. Ito. Narinig ko ang tungkol sa Sacred Beast Orb mula sa isang matandang senior sa Bulubundukin. Ayon sa kanya, ang Sacred Beast Orb ay isang alamat lamang at wala talaga. Nang makita ang tanong ni Xiaolong, medyo awkward na sinabi ng Russian Thunder Leopard King. Lord Lian Tian, maaari bang? Ang Sacred Beast Pearl ay tunay na umiiral. Biglang nagsalita ang Thunder Leopard King na parang natauhan. Puno ng gulat ang mukha niya. Naniniwala ako na hindi lang ito umiiral. Natatakot ako na alam din ni Xiaolong ang lokasyon ng Sacred Beast Pearl. Higit pa rito, ang Sacred Beast Pearl ay isang kayamanan na makakatulong kay Xiaolong na mabawi ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, nag-aabang si Xingju kay Xiaolong. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang kaninang gulat na ekspresyon ng Thunder Leopard King ay naging mas matamlay. Lalong naging matamlay ang kaninang gulat na ekspresyon ng Thunder Leopard King. Ang Sacred Beast Orb ay palaging isang alamat sa Magical Beast World. Ngayong biglang naging realidad ang alamat, paanong hindi mabigla ang isang mahiwagang hayop? Haha kuya, wala talaga akong mate at algo sayo. Tama, ang Sacred Beast Pearl ay tunay na umiiral. At saka, ito ay isang bagay na makakatulong sa akin na mabawi ang aking lakas. Hanggat makuha ko ang Sacred Beast Pearl, hindi ko lang mababawi ang lakas na mayroon ako noon, pati katawan ko ay magbabago. At saka, ang training ko ay uusad din by leaps and bounds. Sa puntong ito, wala nang itinago si Xiaolong at nakangiting nagsalita. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 348, Holy Beat. My God! Kaya ang Sacred Beast Orb ay hindi isang alamat, ngunit isang tunay na pag-iral. Kung gayon, Lord Lian Tian, nasaan ang Sacred Beast Orb? Hindi napigilan ng Haring Leopard ang pananabik sa kanyang puso at naiinip na nagtanong. Sa sandaling iyon, nakatingin din si Xingju kay Xiaolong nang may pagtataka. Beast City. Sa ilalim ng nag-aalalang mga tingin ni Xingju at ng Leopard King, inilabas ni Xiaolong ang dalawang salita na may ngiti sa kanyang mukha. Nasa Beast City talaga. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, ang ekspresyon ng Leopard King ay natigil sa sandaling iyon. Imposibleng sabihin kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon siya sa kanyang mukha na natatakpan ng mga guhit na leopard. Gayunpaman, tiyak na nabigla siya at natatakot sa kanyang puso. Ang Beast City ay masasabing isang banal na lupain na hinahangad ng mga mahiwagang hayop. Mayroong libu-libong malalakas na mahiwagang hayop ang natipon doon, at karamihan sa kanila ay may mga high-grade na mga bloodline ng mahiwagang hayop. Kasabay nito, ito rin ay isang lubhang mapanganib na lugar. Iyon ay dahil ang mga mahiwagang hayop doon ay sadyang napakabangis. Ngunit anuman ang mangyari, hindi nito mapigilan ang mga mahiwagang hayop sa pananabik sa Beast City. Hanggat nakapasok sila sa Beast City, para silang nakakuha ng isang anyo ng pagkilala at maaaring makakuha ng mas mahusay na mga kondisyon sa paglilinang. Xiaolong, ang Sacred Beast Orb ay kaakit-akit sa mga mahiwagang hayop, kaya bakit nasa Beast City pa rin ito? Hindi kaya ang Sacred Beast Orb ay hindi isang bagay na maaaring pinuhin dahil lamang sa gusto mo? Gayunpaman, kumpara sa pagkabigla ng Leopard King, si Xingju ay may ekspresyon na parang inaasahan na niya ito. Gayunpaman, si Xingju ay napaka-curious. Ang Sacred Beast Orb ay isang maalamat na bagay. Dahil ito ay talagang naka-imbak sa Beast City, ito ay talagang hindi makatuwiran na umiral ito hanggang ngayon. Ang tanging naiisip ni Xingju ay ang pagpino sa Sacred Beast Orb ay isang lubhang mapanganib na bagay. Napakadelikado na kahit ang City Lord ng Beast City, na nakatayo sa tuktok ng kontinente at kasalukuyang pinakamalakas na mahiwagang hayop sa Toeirin Sky Region, ay hindi nang ahas na basta-basta itong pinuhin. Hindi rin ako masyadong sigurado tungkol dyan, dahil simula pa noong araw na isinilang ako, mayroon na akong mga alaala sa Sacred Beast Orb, at palagi kong nararamdaman ang lokasyon nito. Sinasabi rin sa akin ng aking likas na alaala iyon. Hanggat pinipino ko ang Sacred Beast Orb, maaari akong maging mas malakas. Nakangiting sabi ni Xiaolong. Ano? Inori. Sa sandaling ito, hindi lamang ang Thunder Leopard King, kundi maging si Xingju ay nagpakita ng nagulat na ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya na ang mga alaala ay maaaring manahin mula sa pagsilang. Ngunit anuman ang mangyari, pinatunayan nito na ang maliit na dragon ay hindi isang ordinaryong mahiwagang hayop. Sa lahat ng mga taon na iyon, minsan ay naisipan kong pumasok sa Beast City at samantalahin ang pagkakataong nakawin ang Sacred Beast Pearl. Ngunit wala itong pakinabang. Pagkatapos kong makuha ang Monarch Rank, taglay ko ang aura ng isang Beast King. Ipinagpatuloy ni Xiaolong ang pagsasalaysay ng mga pangyayari sa nakaraan. Ano? Master Lian Tian, ikaw. Ikaw. May Beast King energy ka talaga. Napatulala ang Thunder Leopard King habang nakatitig sa maliit na dragon sa kanyang harapan. Napuno ng ekspresyon ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Ang aura ng isang Beast King. Sa isang mahiwagang hayop tulad ng Thunder Leopard King, isa lamang itong maalamat na bagay.
Sinasabi na ang isang mahiwagang hayop na nagtataglay ng aura ng isang Beast King ay ang hari ng lahat ng mga hayop. Sila ang mga pinuno ng lahat ng mahiwagang hayop. Lahat ng mahiwagang hayop ay masusugpo ng bloodline ng isang mahiwagang hayop na nagtataglay ng aura ng isang Beast King. Maging ang kanilang buhay ay nasa ilalim ng kontrol ng mahiwagang hayop. Bagamat dati nitong iniisip na ang maliit na dragon ay isang espesyal na mahiwagang hayop at ang linya ng dugo ng isang mahiwagang hayop ay napakalakas, hindi nito naisip na ang maliit na dragon ay magkakaroon ng aura ng isang Beast King. Xiaolong, nabawi mo na ba ang aura ng isang Beast King sa iyong katawan? Sa sandaling ito, nag-aalalang tanong ni Xingju. Ayon sa sinabi ng maliit na dragon, ang isang tao ay magkakaroon ng aura ng isang Beast King pagkatapos maabot ang antas ng War Emperor. Noon, nakuha rin ni Whitey ang War Emperor weapon pagkatapos maabot ang antas ng War Emperor. Sa makatuwid, dapat ay nabawi ng maliit na dragon ang aura ng isang Beast King. Hindi. Mula nang masil ako ni Song Yufeng, hindi lang napigilan ang sukdulan ng lakas ko, pati ang talento ko ay pinigilan din. Sa puntong ito, hindi napigilan ng maliit na dragon ang mahigpit na pagkayam ng kanyang mga kamao. Naging komplikado rin ang emosyon sa mukha niya. Nang makita ang ekspresyon ni Xiaolong, inagat ng execution ang kanyang mga ngipin, na parang gumagawa siya ng isang mahirap na desisyon. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy siya sa pagtatanong. Xiaolong, dahil napakalakas mo noon at nagtataglay ng aura ng isang Beast King na kayang kontrolin ang lahat ng mga hayop, bakit hindi ka sumama sa Beast City at samantalahin ang pagkakataong sakupin? Ang Sacred Beast Beat. Sa halip, sumali ka kay Song Yufeng. Ang bagay sa pagitan ng maliit na dragon at Song Yufeng ay parang isang misteryo. Logically speaking, maraming taon na silang magkatabi na nag-away at dapat ay sobrang close. Gayunpaman, noong una niyang nakilala ang maliit na dragon, ito ay tinatakan sa kailaliman ng Yufeng Pavilion ni Song Yufeng. Nang mabuksan ang maliit na dragon, tila labis nitong kinasusuklaman si Song Yufeng. Kung tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa, si Xingju ay palaging napaka-curious. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na ayaw niyang buksan ang sugat sa puso ni Xiaolong, hindi siya nagtanong. Ngunit ngayon na ito ay dinala hanggang sa puntong ito, nagpa siya si Xingju na alamin ang tungkol dito pagkatapos ng isang pakikibaka sa isip. Matapos marinig ang tanong ni Xingju, ang maliit na dragon ay biglang natigilan. Pagkatapos, sumilay ang isang matigas na ngiti sa mukha nito. Haha! Noon, talagang handa akong sumali sa Beast City at humanap ng pagkakataon na nakawin ang sagradong bitbit. Noon, malakas talaga ang cultivation talent ko. Naramdaman ko na hanggat pinipino ko ang bid ng sagradong beast, ito hindi ko inaasahan na ako ang maging pinakamataas na nilalang sa kontinenteng ito. Ngunit matapos makuha ang aura ng isang Beast King, nagbago ang isip ko dahil ang Beast City ay pag-aari ng taong iyon. Bago sa akin, ang taong iyon ay ang tanging buhay sa kontinenteng ito na nagtataglay ng aura ng isang Beast King. Siya ang nagtatag ng ang Beast City, ang panginoon ng Beast City na nabuhay ng libu-libong taon at namumuno pa rin sa Beast City. Noon, masyado pa akong mahina kumpara sa kanya. Kahit na kaya kong itago ang aura ng isang Beast King, hindi maiwasang magbunyag ako ng mga kapintasan sa harap ng napakalakas na magical beast. Ako ay may talento lamang sa paglilinang, kung gayon kapag ako ay sumali sa Beast City at natuklasan ng taong iyon, maaaring ginamit niya ako upang alagaan ako. Pero kung alam niya na nagtataglay ako ng aura ng isang Beast King, tiyak na hindi niya ako papayagan na magpatuloy sa pamumuhay sa kontinenteng ito dahil hindi niya papayagan ang sino man na mabagabag ang kanyang posisyon bilang Beast King. Kaya, para mapangalagaan ang aking buhay, pinili kong gumala sa kontinente at malinang. Gusto kong hamanin siya pagkatapos kong magkaroon ng ganap na lakas. At nagkataon, nakilala ko si Song Yufeng. Noon, si Song Yufeng ay halos kapareho mo. Siya ay bata pa ngunit may kahangahangang talento. Higit sa lahat, ang bilis ng kanyang paglilinang ay mas mabilis pa kaysa sa akin. Noong oras na iyon, naramdaman ko na siya ay isang tao na magagamit ko. Marahil ay maaari akong umasa sa kanya upang makapasok sa Beast City at makuha ang sagradong bitbit. Kaya, sinundan ko si Song Yufeng at sinamahan siya upang linangin at gumala sa rehiyon ng matayog na langit. Sa paglipas ng panahon, patuloy na tumaas ang aming mga tagumpay. Unti-unti, nagsimula akong magkaroon ng kaunting pagmamahal para dito dahil gusto kong gamitin ito. Sa huli, sa wakas ay tumayo siya sa tuktok ng kontinenteng ito, at isa lang akong walang pangalan na mahiwagang hayop sa tabi niya. Sa oras na iyon, gusto kong hilingin sa kanya na tulungan akong pumunta sa Beast City upang makuha ang sagradong butil ng hayop, ngunit sa tuwing ang mga salita ay umabot sa aking bibig, ako ay magdadalawang isip na sabihin ang mga ito. Dahil sa patuloy na pag-iipon ng kanyang mga nagawa, napagtanto ko na naging hindi pamilyar siya at kahit na medyo nanlalamig. Pero kahit ganoon, dahil sa kaawa-awang damdamin sa aking puso, pinili kong ipagpatuloy siya. Sumuko pa ako sa ideyang sa pagkuha ng Sacred Beast Bead at pagiging pinuno ng kontinenteng ito. Sa halip, tinulungan ko siyang maging mas malakas at tinulungan siyang maging isang tunay na hari. Later on, he built the Yufeng Pavilion in the Oshikage Empire of the Eastern Continent. Pero pagkatapos may tayo ang Yufeng Pavilion, hindi siya ang nag-alaga ng Yufeng Pavilion, kundi ako.
Sa oras na iyon, ang lahat ng mga gawain ng Yufeng Pavilion ay pinangangasiwaan ko, habang siya ay nagpatuloy sa paglibot sa rehiyon ng matayog na langit. Sa wakas, isang araw, bumalik siya sa Yufeng Pavilion at nakakuha ng isang napakabihirang espiritual na sandata. Ang espiritual na sandata na iyon ay napaka-espesyal, ngunit kakaiba, wala itong espiritu. Tila nakaranas ito ng matinding pinsala sa isang malaking labanan. Ngunit sa oras na iyon, nadama naming lahat na kung ang espiritual na sandata na iyon ay may espiritu, tiyak na ito ay napakalakas na walang espiritual na sandata sa kontinenteng ito ang maihahambing dito. Ngunit ang pinakahindi inaasahang bagay ay nangyari. Isang araw, biglang sinabi sa akin ni Song Yufeng na naramdaman niya na mayroon na siyang lakas upang makapasok sa antas ng War Saint. Hanggat nakapasok siya sa antas ng War Saint, gagawin niya pumasok sa Sanctuary Region. Ang Sanctuary Region ay isang maalamat na lugar. Walang sino man ang tunay na nakakita kung ano ang hitsura nito, kung nasaan ito, o kung mayroon man ito. Ngunit ayon sa alamat, hanggat ang isang tao ay umabot sa antas ng War Saint, makakaalis sila sa kontinenteng ito at makakamit ang buhay na walang hanggan, ngunit dapat silang pumasok sa maalamat na rehiyon ng Sanctuary. Bilang banda, ang mga hindi pa naabot ang antas ng War Saint ay maaaring kalimutan ang tungkol sa pagpasok sa lugar na iyon. At ang sinabi sa akin ni Song Yufeng ay gusto niyang dalhin ako sa Sanctuary Region kasama niya at pagsamahin ang aming lakas sa hindi kilalang lugar na iyon upang lumikha ng bagong kaluwalhatian. Ngunit sa oras na iyon, napakalayo ko sa antas ng War Saint, kaya sobra-sobra ang kahilingan niya. Iyon ay upang itatak ako sa bagong espiritual na sandata na nakuha niya at gawin akong isang espiritu. Sa puntong ito, medyo nabalisa ang ekspresyon ni Shaolong. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao kaya tumirik ang mga ito. Halata sa sarili ang galit at puot sa kanyang puso. Bang! Hindi ko inaasahan na si Song Yufeng ay ganoong tao. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Xingju, at isang malakas na nakamamatay na aura ang pumuno sa kanyang mga mata. Sa orihinal, si Xingju ay may hindi maipaliwanag na magandang impresyon kay Song Yufeng, maging ang pagsamba. Pagkatapos ng lahat, siya ay dating isang peak existence sa kontinenteng ito, at hindi niya direktang tinulungan si Xingju. Ngunit sa sandaling ito, matapos marinig ang kwento ni Shaolong, ang magandang impresyon ni Xingju kay Song Yufeng ay ganap na nawala at napalitan ng isang dampi ng puot. Dahil medyo nagsasalita, kumpara kay Shaolong, si Shaolong ay may mas malalim na posisyon sa puso ni Xingju. Siya ay mahalaga bilang isang kamag-anak. Sa kabilang banda, si Song Yufeng, na hindi pa nakikilala ni Xingju, ay isang estranghero. Dahil sinaktan ng gayong estranghero ang kanyang kamag-anak, natural na hindi siya patatawarin ni Xingju. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 349, Lihim ng Munting Dragon. Huwag kang mag-alala, Shaolong. Talagang tutulungan kitang makuha ang Sacred Beast Bead, ngunit bago iyon, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan nagpunta si Song Yufeng? Tanong ni Xingju na may seryosong ekspresyon. Bagamat ang kasalukuyang Xingju ay malayo pa sa kakayahang tulungan si Shaolong na makuha ang sagradong bead at ipagiganti siya, ito ay nakalista na bilang isang gawain na dapat tapusin ni Xingju sa hinaharap. Sa makatuwid, bago iyon, kailangang malaman ni Xingju kung saan nagpunta si Song Yufeng. Noon, gusto ni Song Yufeng na isil ako sa kanyang spirit artifact at maging artifact spirit ng spirit artifact na iyon. Dahil ayaw ko, nagkaroon ng matinding laban kaming dalawa. Gayunpaman, hindi ako ang kalaban ni Song Yufeng noong panahong iyon, kaya natural na natalo ako. Pagkatapos kong matalo, tinatakan niya ako sa ilalim ng tapyas na bato. Hanggang sa halos 1,000 taon na ang lumipas bago mo ako nabuksan. Nang maglaon, para sa paghihiganti, inimbestigahan ko rin ang kinaroroonan ni Song Yufeng, ngunit walang resulta. Marahil ay talagang nagtagumpay siya sa pagpasok sa antas ng War Saint at pumasok sa maalamat na banal na rehiyon. Walang magawang sabi ni Shaolong nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Kahit tumakas siya sa tinatawag na Holy Region, hahanapin ko pa rin siya at papanagutan ko siya sa ginawa niya noon. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Shaolong, malamig na bamantong hininga si Xingju. Ang kanyang mukha ay puno ng katigasan ng ulo at determinasyon na hanapin si Song Yufeng. Xingju, paanong napakadaling maabot ang antas ng War Saint? 1,000 taon na ang lumipas. Ang bilang ng mga taong makakaabot sa antas na iyon ay mabibilang sa daliri ng isang tao. Bukod dito, walang nakakaalam kung ang mga taong iyon ay talagang nakarating sa antas ng War Saint at nakapasok sa maalamat na Holy Region. Isang misteryo. Hindi banggitin ang maalamat na War Saint, kahit na ang War Emperor ay hindi kasing simple ng tila. Upang hawakan ang hangganan ng antas ng War Emperor. Sa huli, sila ay kinakaladkad hanggang sa kamatayan ayon sa edad. War Emperor. Hanggat maabot mo ang antas na iyon, magagawa mong maging ang pinakamataas na pag-iral ng kontinenteng ito. Gayunpaman, walang gaanong tao na nakatayo sa tuktok. Higit pa rito, pagkatapos maging isang war king, ang bawat hakbang pasulong ay katulad ng pag-akyat sa langit. Noon, sa aking talento, ako ay nasa unang yugto pa lamang pagkatapos akong maging isang war king. Hindi ako nakagawa ng anumang pagunlad sa loob ng mahabang panahon at oras. Nakangiting sabi ni Shaolong.
Gayunpaman, kahit na hindi ito magiging madali, sa tingin ko ay may pagkakataon ka. Pagkatapos ay ibinaling ni Xiaolong ang kanyang umaasang tingin kay Xingju. Bukod dito, puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Hehe, hindi naman pwede, pwede talaga. Nang makita ito, tumawa lang si Xingju. Gayunpaman, ipinakita ng kanyang tila pabirong mga salita ang kanyang buong pagtitiwala. Sa napakalakas na ama sa harapan niya, nag-set up siya ng benchmark na mahirap lampasan. Bilang kanyang anak, natural na hindi itatapon ni Xingju ang mukha ng kanyang ama. Xingju, lumabas ka dito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang umalangaw sa kalangitan. Nang marinig ang boses na ito, parehong nagulat sina Xingju at Xiaolong. Alam nila na ang taong dumating ay walang iba kundi ang tatlong kalyadong puwersa ng Sect of Dragon at Tiger. Nais nilang gamitin ang insidente ng pagpatay ni Xingju sa Martial Dragon para maglunsad ng krusada laban sa Azura Palace. Emph, sa wakas nandito na sila. Gayunpaman, isang naghihintay ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xingju. Sa isang paglukso, siya ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril mula sa sinaunang lungsod. Sa likod ni Xingju, ang Thunder Leopard King at Xiaolong ay ngumiti sa isa't isa. Pagkatapos noon, hinabol nila si Xingju. Sa sandaling ito, isang malaking hukbo ang natipon sa labas ng sinaunang lungsod. Daan-daang War Emperors ang nakatayo ng maayos sa kalangitan. Isang hindi maipaliwanag na puwersang nagpapapidyal ang pumuno sa hangin. Sa harap ng hukbong ito, may tatlong matipunong lalaki na may makakapal na kilay at malalaking mata. Ang kanilang mga anyo ay medyo katulad ng sa Martial Dragon, at lahat sila ay nagtataglay ng lakas ng mataas na grado na War Emperors. Sila ang mga pinuno ng tatlong kalyadong puwersa ng Sect of Dragon at Tiger. Sa sandaling ito, ang mga bantay ng Azura Palace ay nakatayo sa isang defensive position, handang maglunsad ng counterattack anumang oras. Gayunpaman, sa pagharap sa mga agresibong puwersa ng tatlong malalaking kapangyarihan, ang mga miyembro ng Azura Palace ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong pinuno ng magkasalungat na puwersa ay pawang mga matataas na gradong War Emperor. Maaaring patayin ng mga eksperto sa ganoong antas ang lahat sa isang kisap mata. Sa makatuwid, maaari lamang nilang ihanda ang kanilang sarili at harapin ang mga kalaban, ngunit hindi sila nang ahas na umatake. Sino ang maglakas loob na saktan ang aking Azura Palace? Pagod ka na bang mabuhay? Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang biglang umalangaw. Kasabay nito, lumitaw ang isang figure sa harap ng hukbo ng Azura Palace na parang multo. Sa sandaling lumitaw ang figure na ito, ang moral ng hukbo ng Azura Palace ay tumaas. Ito ay dahil ang taong nagpakita ay walang iba kundi ang Palace Master ng Azura Palace, si Xingju. Ang balita ng madaling pagpatay ni Xingju sa Sect Master ng Sect of Dragon at Tiger ay kumalat na sa mga sakop ng Azura Palace. Sa sobrang lakas, naging idolo nila si Xingju. Bata, ikaw ba si Xingju? Matapos lumitaw si Xingju, isa sa matipunong lalaki ang nagpalaki kay Xingju at sinabi sa isang mapanghamak na tono. Ako nga. Bahagyang ngumiti si Xingju at sumagot sa walang pakialam na tono. Well, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng lakas ng loob na magpakita ng sarili mo. Ako, ay isang matanda, ay humahanga sa iyong katapangan. Gayunpaman, pinatay mo ang aking kapatid na si Martial Dragon, at sinakop ang kanyang Sect of Dragon at Tiger. Kailangan ko siyang ipaghiganti. Paano ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung pipiliin mong magpakamatay, ililigtas ko ang buhay ng mga tauhan ng Azura Palace. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagkatay ng bawat isa sa iyong mga tauhan. Sabi nung lalaki na mayabang na ekspresyon. Kehe, madami akong nakitang malalaki magsalita, pero ito ang unang beses na nakakita ako ng taong marunong magsalita ng malaki tulad mo. Ano ang silbi ng pagsasalita ng napakaraming kaluan? Kung sa tingin mo ay magagawa mo ito, pagkatapos ay halika at subukan mo ito. Napataas ang kilay ni Xingju at walang pakialam na sumagot. Kung titignan sa kanyang ekspresyon, halatang hindi niya sineseryoso ang tatlong matipunong lalaki. Emph, ang yabang na bata. Ngayon, tuturuan kita ng tatay mo. Ipapaalam ko sa iyo kung gaano kataas ang langit, at kung gaano kalalim ang lupa. Ang matayog na rehiyon ng langit ay puno ng hindi mabilang na malalakas na mandirigma. Hindi ito kasing dali ng iniisip mo. Ang mga salita ni Xingju ay halatang nagdulot ng galit sa matipunong lalaki, na naging sanhi ng kanyang galit. Buzz. Pagkatapos noon, bigla siyang sumuntok. Lumakas ang walang hanggan ng war aura, at sa huli, ito ay naging isang malaking kamao na ilang daang talampakan ng laki. Tulad ng isang kometa na bumababa mula sa langit, ito ay mabangis na bumasag patungo sa punishment due kasama ng mga alon ng presyon. Sa ilalim ng napakalakas na presyon, ang mga eksperto ng Azura Palace sa likod ni Xingju ay napilitang umatras. Ang ilan sa mga mahihinang eksperto ay nawalan ng malay dahil sa pressure, nahulog mula sa langit at lumapag sa lupa. Gayunpaman, mukhang hindi napansin ni Xingju ang ganoong kalakas na pag-atake. Sa kabaligtaran, isang mahinang ngiti ang nakasabit sa gilid ng kanyang bibig. Ito ay isang ngiti na puno ng paghamak at pangungutya. Break. Biglang naglabas ng suntok si Xingju gamit ang kanyang kanang kamao. Ang isang katulad na walang hanggan na war aura ay na-condensed.
Gayunpaman, ang napakalaking kamao na nabuo ni Xingju ay higit na nalampasan ang matipunong lalaki sa mga tuntunin ng bilis, lakas, at presyon. Bang! Nang magsalubong ang dalawang kamao, isang malakas na alo ng enerhiya ang agad na kumalat. Gayunpaman, hindi nawala ang napakalaking kamao ni Xingju dahil dito. Sa halip, pinanatili nito ang pisikal na anyo nito at mabangis na binasag ang hukbo ng tatlong pangunahing puwersa. Ang kapangyarihan ng kamao ni Xingju ay hindi dapat maliitin. Bago pa man dumating ang kamao sa kanyang harapan, ang malakas na pressure ay naging sanhi ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga eksperto sa likod ng tatlong pinuno. Ang pagdiin lamang ng kamao na ito ay nagdulot ng himitayan ng halos 100 war emperors. Ang ilan sa kanila ay samukapan ng dugo at nagtamo ng malubhang pinsala. Pangalawa kapatid, pangatlo kapatid, magtulungan tayo para harangin ang ataking ito. Sa pagharap sa napakalakas na labi, sa wakas ay kinabahan ang dating mayabang na mukha ng matipunong lalaki. Pagkatapos noon ay mabilis niyang sinabi sa dalawa pang matipunong lalaki sa tabi niya. Matapos marinig ang mga salita ng matipunong lalaki, ang dalawa pang matipunong lalaki ay hindi nag-atubili at nagmamadaling inilabas ang kanilang mga kamao upang harangan ang pag-atake ni Xingju. Boom! Sa ilalim ng buong lakas ng tatlong matipunong lalaki, kasabay ng pagtaas ng Dark Red Energy Ripple, sa wakas ay na-neutralize nila ang kamao ni Xingju. Boom! Gayunpaman, pagkatapos lamang nilang man-neutralize ang napakalaking kamao ni Xingju, nagulat sila nang makitang mayroong isang matayog na fire dragon na daan-daang talampakan ang haba sa harap nila. Mabilis itong lumalapit sa kanila na may nakakatalom na dagandong at usok na pumuno sa kalangitan. Ang enerhiyang nakapaloob sa fire dragon ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng tatlong matipunong lalaki. Bakas sa mukha nila ang takot. Elder Yao, iligtas mo kami. Sa kritikal na sandaling ito, biglang sumigaw ang matipunong lalaki na pinuno. Swoosh! Kasabay nito, biglang lumabas ang isang madilim na asul na arrow mula sa likuran ng tatlong matipunong lalaki. Sa huli, pinunit pa nito ang espasyo at bumaril patungo sa apoy na dragon ni Xingju. Boom boom boom! Kung ikukumpara sa flame dragon bullet na inilabas ng punishment execution, ang arrow ng liwanag ay napakahina. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang langgam at isang elepante. Gayunpaman, nang ang mga pag-atake ng napakalaking pagkakaiba sa laki ay nagbanggaan sa isa't isa, talagang nagdulot ito ng apoy na ripple na libu-libong talampakan ng haba. Nasira talaga ang flame dragon bullet ng punishment execution. Kumalat mula sa langit ang walang hanggan ng apoy, tulad ng dagat ng apoy na pumuno sa abot tanaw. Habang lumalakas ang dagat ng apoy, mabilis na gamaloy ang nakakatakot na enerhiya patungo sa mga hukbo sa magkabilang panig. Buzz! Gayunpaman, kahit na may napakalakas na dagat ng apoy, marahang iwinagayway ni Xingju ang kanyang manggas. Ang dagat ng apoy na libu-libong talampakan ang haba ay nawala at inimbak sa dimensional na espasyo. Matapos itago ang dagat ng apoy na maaaring magdawot sa kanyang hukbo, ibinaon ni Xingju ang kanyang seryosong tingin sa mga eksperto sa likod ng tatlong matipunong lalaki. Ito ay dahil alam ni Xingju na mayroong isang pambihirang tao na nakatago sa loob ng kanilang hukbo. Pambihira hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Mula sa light arrow kanina, nakaramdam si Xingju ng sobrang pamilyar na pakiramdam. Ito ay ang Demon Refinement Tribe. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 350, ang isang kaaway ay nagkasala. Basura talaga kayong tatlo. Di hindi mo nga kayang harapin ng isang bata. Hindi ba't magiging kahihiyan sa ating Demon Refinement Tribe kung may mabalitaan tungkol dito? Sa ilalim ng mahigpit na nakakulong na tingin ni Xingju, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumabas mula sa hukbo. Ang matandang ito ay may ulo na puno ng puting buhok na kamakawil kahit walang hangin. Nakasuot siya ng mahabang damit na kumikislap na may asul na liwanag. Ang pinakamahalaga, sa kanyang kaliwang kamay ay isang hugisbaw na artifact na katulad ng kay Yao Zinyan. Sa kanang kamay niya ay may glove na kumikinang din. Isa rin itong artifact. Higit pa rito, ang lakas ng matandang ito ay nasa High Grade War Emperor realm. Elder Yao, salamat sa pagligtas sa amin. Nang lumitaw ang matanda, nagmamadaling yumukaw sa kanya ang tatlong matipunong lalaki. Puno ng paggalang at takot ang kanilang mga mukha. Xingju, masama ito. Hindi ko inaasahan na iimbitahan nila ang elder ng Demon Refinement Tribe. This is bad. Sa sandaling ito, ang Thunder Leopard King sa tabi ni Xingju ay labis na kinabahan. Bagamat hindi pa niya nakita ang Demon Refinement Tribe, pagkatapos ng mga araw ng pagsisiyasat, nalaman ng Thunder Leopard King na ang rehiyong ito ay kabilang sa Demon Refinement Tribe. Gayunpaman, dahil malayo ang rehiyong ito, bihira itong pinamamahalaan ng Demon Refinement Tribe. Hanggat ang mga paksayon sa rehiyong ito ay nagbigay pugay sa Demon Refinement Tribe, ayos lang. Dahil magalang na tinawag ng tatlong matipunong lalaki ang matanda bilang Elder Yao, ang ibig sabihin nito ay malamang na mula sa Demon Refinement Tribe ang matandang ito. Ang Demon Refinement Tribe ay isa sa pinakamalakas na paksayon sa kontinenteng ito. Ito ay hindi isang pag-iral na kayang sakta ng kasalukuyang Azure Palace. Kaya naman labis na kinabahan ang Thunder Leopard King nang makita ang matanda. Batay sa kanyang pag-unawa kay Xingju, natakot siya na baka baliwalain ni Xingju ang pagkakakilanlan ng matanda at atakihin siya.
Kung nangyari yun, ito ay isang kalamidad. Brat, ang lakas ng loob mo. Kumunta ka sa teritoryo ng Demon Refinement Tribe ko. Hindi ka lang bumisita sa amin, talagang naglakas loob ka pang sakupin ang teritoryo ng ibang paksayon. Alam mo ba ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Sa sandaling ito, ang elder mula sa Demon Refinement Clan ay biglang tumingin kay Xingju na may matalim na tingin. Bukod dito, ang kanyang mga salita ay puno ng pagbabanta. Oo naman, dumating siya na may masamang intensyon. Elder, hindi ako, si Xingju, ay hindi alam ang mga patakaran, ngunit inagaw ng Sect of Dragon at Tiger ang teritoryo ng Azura Palace, at pinatay muna ang aming mga miyembro. Bilang pinuno ng mga superpower, kung hindi ko gagamitin ang pamamaraang ito, natatakot akong hindi ko makumbinsi ang masa. Sa pagharap sa tanong ng elder ng Demon Refinement Clan, si Xingju ay nagpahayag ng maling ekspresyon. Oh, ang sekta ng Dragon at Tigre ba ang unang pumalit sa iyong teritoryo? Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagtanong ang Elder Demon sa tonong nagdududa. Oo. Pagkatapos ay sinabi ni Xingju kay Elder Yao ang lahat ng nangyari sa auction ng sinaunang lungsod, kung paano nakuha ng Azura Palace ang kontrol sa sinaunang lungsod, at kung paano nakipagtulungan ang Evil Wind Pavilion sa Sect of Dragon at Tiger upang agawin ang sinaunang lungsod, at kung paano nila pinagbantaan ang Azura Palace. Matapos makinig sa kwento ni Xingju, paulit-ulit na tumanggo ang Elder Demon sa kanyang ulo, na parabang siya ay malalimang iniisip. Nang makita ito, namutla ang mukha ng tatlong matipunong lalaki sa gilid dahil totoo ang sinabi ng punishment paper. Kung ang matanda na ito ay talagang walang pakialam sa bagay na ito dahil dito, natural na sila ang walang swerte. Kung tutusin, kitang-kita sa harap nila ang lakas ni Xingju. Kung hindi makikialam ang Demon Refinement Clan, siguradong sasalakayin sila ni Xingju, at halatang hindi sila katugma ni Xingju. Ha, pero kahit na ganoon, ang Azura Palace ay nasa mali pa rin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang elder ng Demon Refinement Clan ay nakangiting nagsabi. Paano ito, ang Azura Palace ay aalis sa matayog na rehiyon ng langit mula ngayon? Ibigay ang sinaunang lungsod, pati na rin ang mga lungsod kung saan ang Sect of Dragon at nanirahan ng Tiger at ang Evil Wind Pavilion, at hahayaan kung lumipas ang nakaraan. Sa sandaling ito, maging si Xingju, Xiaolong, o ang mga tao ng Azura Palace, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang paghiling sa Azura Palace na umalis sa Toirang Sky Region ay katumbas ng pagsira sa Azura Palace. Ang gayong desisyon ay hindi katanggap-tanggap sa kanila. Kehe, matalino ang Demon Refinement Clan's Elder. Gayunpaman, kung ikukumpara sa mga tao sa Azura Palace, ang tatlong matipunong lalaki na kinakabahan na ekspresyon ay napalitan ng pananabik. Pagkatapos, tumingin sila kay Xingju na may nanlilisik na mga mata, gustong makita ang pangit na ekspresyon sa mukha ni Xingju. Paano kung hindi ako pumaya? Sa sandaling ito, biglang ngumiti si Xingju at walang pakialam na sinabi. Ang mga salita ni Xingju ay parang bolt mula sa asol, umalangaw sa puso ng lahat. Hindi nila akalain na maglalakas loob si Xingju na lantarang suwiyan ang elder ng Demon Refinement Clan. Walang sino man sa rehiyong ito ang maglalakas loob na gawin ng ganoong bagay. Kung hindi ka pumayag, gagawin kong mawala ang Azura Palace mo sa kontinenteng ito. Ang mga salita ni Xingju ay naging sanhi din ng pagkabigla sa Demon Refinement Clan's Elder. Gayunpaman, ilang sandali pa, naging malamig ang ekspresyon niya. Sa iyo lang, sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Xingju ay biglang naging malamig. Bukod dito, isang malakas na layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan. Xingju, huminahon ka. Ang kabilang partido ay ang Demon Refinement Clan. Nang makita ito, nagmamadaling pinaalalahanan siya ng Thunder Leopard King. Paano kung ang Demon Refinement Clan iyon? Kahit na God of Heaven yun, kailangan ko pa rin maging makatwiran. Kahit sino man yan, kung hindi patas ang pakikitungo nila sa akin, siguradong hindi ako susunod. Si Xingju ay hindi gaanong naantig sa payo ng Thunder Leopard King. Sa halip, nagsimula siyang dahan-dahang maglakad patungo sa elder ng Demon Lotus Clan. Sa sandaling ito, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kanang kamao. Isang layer ng mahinang starlight energy ang nagsimulang dahan-dahang lumabas mula sa kanyang silver light star ring. Humph, isang brat na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Dahil gusto mong mamatay, tutuperin ng matandang ito ang iyong hiling. Gayunpaman, ang elder ng Demon Refinement Clan ay hindi natakot sa harap ng dahan-dahang papalapit na si Xingju. Ang kanyang kaliwang kamay ay gumuhit ng busog, habang ang kanyang kanan ay humila sa bakanteng espasyo. Isang malalim na aswal na liwanag na araw ang nabuo. Bukod dito, maraming malalakas na enerhiya ang lumundag sa loob nito, na naging sanhi ng panginginig ng araw. Ubo-ubo, sabi ko, maliit na matanda, ano ang ginagawa mo? Subalit, nang magpalitan na sana silang dalawa ng suntok ay biglang umalangaw mula sa likuran ng matanda ang isang maislan at matamis na boses ng dalaga. Nang inag ang katawan ng matanda matapos umalangaw ang boses na ito. Kasunod nito, bumangon ang hindi mapakali na pakiramdam mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bukod dito, tumutulo na ang malamig na pawis mula sa kanyang nuo sa sandaling ito. Yao Zinyan. Sa sandaling ito, natigilan si Xingju nang matuklasan na isang dalaga ang biglang sumulpot sa likod ng matanda.
Ang dalagang ito ay ang binibini ng Demon Refinement Clan, na nangaso sa War Essence kasama niya sa loob ng kalahating buwan, si Yao Xinyan. Binabati ng hamak na lingkod na ito ang ikapitong binibini. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang matanda ng Demon Refinement Clan ay nagmamadaling yumukod kay Yao Xinyan na may hamak na hitsura. Ikapito. Ikapitong binibini. Sa sandaling ito, medyo matigas ang ekspresyon ni Xingju. Gayunpaman, ilang sandali pa, ang mga sulok ng kanyang bibig ay puno ng saya. Masasabi niya na ang pagkakakilanlan ni Yao Xinyan ay hindi simple sa paraan ng pakikipag-usap ng elder ng Demon Refinement Clan kay Yao Xinyan at sa kanyang mapagpakumbaba na ugali. Bagamat madalas makipag-away si Xingju kay Yao Xinyan, maganda ang relasyon nilang dalawa. Kung tutusin, magkasama silang naranasan ang buhay at kamayan. Ang makapangyarihang background at espesyal na pagkakakilanlan ni Yao Xinyan ay isang magandang bagay para kay Xingju. Munting matanda, hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Yao Xinyan ang kanyang baywang. Pinaikit niya ang malaki at malabo niyang mga mata habang ngumisi siya sa elder ng Demon Refinement Clan, na hindi man lang naglakas loob na itaas ang ulo. Ikapito. Ikapitong binibini. Ang brat na ito na tinatawag na Xingju ay malisyosong pinatay ang mga puwersa ng aking Demon Refinement Clan sa teritoryo ng aking Demon Refinement Clan. Higit pa rito, sa pilitan niyang sinakop ang kanilang lungsod at teritoryo. Ang kanyang mga aksyon ay malinaw na nagpapakita na hindi niya inilalagay ang aking Demon Refinement Clan sa kanyang mga mata. Ako ay kumakatawan sa Demon Refinement Clan upang parusahan siya at ipaalam sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa aking Demon Refinement Clan. Ang elder ng Demon Refinement Clan ay nagsalita sa nanginginig na boses. Patuloy na tumutulo ang malalaking pawis sa kanyang noo. Maliwanag, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot kay Yao Xinyan. Nako, may ganun talaga. Saka dapat talagang tinuturuan siya ng leksyon. Matapos marinig ang mga salita ng matanda, dahan-dahang itinuwid ni Yao Xinyan ang kanyang katawan. Ang kanyang maliit na kanang kamao ay patuloy na humahampas sa kanyang kaliwang kamay, na parabang siya ay galit na galit. Matapos marinig ang mga salita ni Yao Xinyan, ang elder ng Demon Refinement Clan ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Mas naging maluwag din ang ekspresyon niya. Nakangiti pa ang tatlong matipunong lalaki sa tabi niya habang nakatingin kay Yao Xinyan. Hindi sila tanga. Mula sa saloobin ng elder ng Demon Refinement Clan kay Yao Xinyan, masasabi nilang may kakaibang pagkakakilanlan si Yao Xinyan. Sa pagharap sa isang espesyal na Yao Xinyan, natural na hindi sila nang ahas na maliitin siya. Gayunpaman, hindi nila alam kung paano bumuo ng isang relasyon sa kanya, kaya maaari silang tumawa ng nakakaloko. Gayunpaman, kumpara sa kanila, ang Azura Palace ay lubos na natakot. Lalo na ang Lightning Leopard King, nabalot na ng malamig na pawis ang katawan. Kung ang isang tao ay nasaktan ng isang elder ng Demon Refinement Clan, kung gayon ang isa ay maaaring magkaroon pa ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, kung ang isa ay makasakit sa matataas na echelon ng Demon Refinement Clan, kung gayon ang Azura Palace ay walang alinlangan na mamamatay. Si Yao Xinyan ay malinaw na isa sa mga espesyal na tao. Sa sandaling ito, isang walang magawang ngiti ang sumilay sa mukha ni Xingju habang tinitingnan niya si Yao Xinyan, na nag-iinerte. Bagamat hindi pa siya nakakasama ni Yao Xinyan, lubos niyang naunawaan na ang babaeng ito ay isang taong mahilig manggulo. Noong nakaraan, medyo naiinis si Xingju dito. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, bigla niyang naramdaman na medyo cute ang karakter ni Yao Xinyan. Ikapitong binibini, dahil pumunta ka rito ngayon, bakit hindi namin ipaubaya sa iyo ang bagay na ito? Sabihin mo sa akin kung paano mo gustong harapin ang grupong ito ng mga mangmang. Tutulungan ka ng matandang ito. Sa sandaling ito, ang elder mula sa Demon Refinement Tribe ay sa wakas ay itinaas ang kanyang ulo at nagsalita ng may ngiti sa kanyang mukha. Ham, paano natin sila haharapin? Kailangan kong pag-isipan ito. Si Yao Xinyan habang naglalakad siya pabalik-balik sa ere. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng lahat ay naaakit sa batang babae na ito. Iba't iba ang nararamdaman ng bawat isa habang hinihintay ang kanyang anunsyo. Kuya Xingju, sabihin mo sa akin, paano kita haharapin? Biglang huminto sa paggalaw si Yao Xinyan at itinuro si Xingju gamit ang kanyang makatarungang daliri. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinanong si Xingju na may matamis na ngiti sa kanyang mukha.